Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay inyong abang lingkod na isa sa tinalagang leader ng ituloy ang pagbabago movement 2022 with regards to the international na perspective. Alam nyo naman, ako naman din ang pinagkakatiwalaan ng ating Secretary General na si Secretary General PJ Ponce at ang ating governor, si Governor Claudio Bautista, na mamahala sa pangkabuuang perspective sa buong mundo when it comes to Filipino, OFW, and migrant community. So, kasama ko po dito ang aking, I would say, she is my deputy speaker, si Ate Warpis Arnold, na siya din ang deputy representative for international na talagang umaaksyon sa mga ating mga kababayan na nahihirapan sa ibang bansa dahil yan naman ang trabaho natin. So, pagbigyan ko, dahil ako po ay bisita lang dito sa bahay ni Ate Warpis, ibigay ko ang panahon kay Ate Warpis Arnold. Good evening sa lahat, sa mga kasamahan ko at sa mga nakikinig. Actually, the purpose of this short live, para mananawagan lang kami, ipaabot lang namin yung concern namin sa mga kapatid natin talaga sa Malaysia. Nandito ngayon kasama natin si Brother Walid at saka si Sister Cecil. Sila yung mismong nasa ground, nasa mismo doon sa Malaysia. Si Cecil nakapagpunta sa kulungan doon sa mga kasamahan nating mga Pilipino. At talaga nakikita niya yung real, yung sitwasyon. So, ito ay pananawagan sa ating mahal na Pangulo kasi Tay Digong, baka hindi mo alam ito. Dahil alam ko may mga concerned officials tayo na nakalaan o naka-assign dito. Pero I think they are not doing their job, Tay Digong. Kasi if they are doing their job, wala kami ngayon dito, hindi kami nagla-live. At saka, kaya andito sila makapag-explain sa lahat, isa-isang magsalita ngayon si Walid at saka si Cecil, para talaga malalaman ninyo ang totoong istorya doon. Andito rin ang SMNI sa Malaysia, si Lister, which is alam din niya ang buong detalye. So, Tay Digong, this is really for you. Senator Bongo, kung nakikinig ka, please, paabot mo ito kay Tatay, please. At Governor Claudie, please, bukas ay kasamahan namin si dito si Secretary General PJ Ponce. So, mapag-usapan ito bukas. Please, kailangan namin yung action. Kailangan action agad. Hindi na in the future, ngayon na. Kasi kawawa yung mga kasamahan namin dito doon sa Malaysia na nagpapatayan na. Samantal, nagra-riot na sila doon. Please, kailangan namin ng immediate interference natin. So, Cecil, please, paki-detalye mo ang nangyari at para maintindihan sa mga bago lang nakaka-rinig nito at saka si Tatay Digong kung nakikinig at saka Senator Bongo, Governor Claudie, please, aksyonan ninyo kaagad. Salamat. At Walid, ikaw din mag-ready ka para ma-relate mo rin yung totoong sitwasyon diyan. Okay, salamat. Sel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Shel Pizarro ng Sabah, Borneo. Dalawang beses na po ang rally dito mula sa humanitarian Malaysian government dito sa Kuala Lumpur, sa mismong harap po ng Embahada ng Pilipinas. Pero ang Embahada po ay until now, wala pong response kung ano ang dapat nilang gawin. Nananawagan po kami sa sangay ng gobyerno natin sa Pilipinas, President Duterte, DFA, at mga senador. Pakinggan nyo naman po sana ang hinanaing ng ating mga kababayan sa kulungan dito sa Sabah. Nagra-riot na po sila dahil sa kagustuhan na po nilang umuwi. Hindi lang po buwan, taon-taon na po ang inabot nila sa deportation center. Mga kababayan po natin na may mga anak, kawawa po sila, ang tagal na po nila na panahon
at kinukulang na po sila sa pagkain. Marami pong mga bata ang nagkakasakit na humahantong po sa kanilang kamatayan. Isang travel documents lang po ang kailangan nila para makauwi na at maipa-deport. Sana po kami ay pakinggan. Nagsusumamo po kami sa inyo. Pilipino po sila. Mga tao po ninyo. Dugong Pilipino, sino po ang tutulong sa kanila kung di tayo-tayo po ang mga Pilipino din? Nawa po sa pag panawagan ko pong ito, sana po kumilos po sana kayo. Tulungan niyo po ang mga kababayan ko dito sa Sabah. Yun lang po. Maraming salamat. Balid, please, ikaw na naman sabihin mo lahat ang nangyari sa embassy naman. Ano ang action sa embahada natin diyan? Magandang araw po sa atin lahat. Ako po si Walid mula dito sa Malaysia, Kuala Lumpur. Kami po ay nananawagan sa ating mahal na gobyerno, mahal na Presidente Duterte, na tulungan po natin, tulungan niyo po ang ating mga kababayan na nandito sa Malaysia. Marami po tayong kababayan na gusto pong umuwi ng Pilipinas dahil po sa kawalan ng trabaho, dulot ng pandemic. Marami pong tayong kababayan dito na nagugutom na halos wala nang pambili ng pagkain. So isa lang po ang aming panawagan, padalaan po kami ng maraming flight na repatriation para po sa ating mga kababayan na na-stranded dito na hindi na po nila kayang bumili. Hindi na po sila makabili ng ticket dahil po sa sila po ay nawalan po ng mga trabaho. Mga ano na rin po sila, mga overstay na rin po sila dito sa Malaysia. So sa ngayon po, mayroon pong tinatawag na recalibration ang Malaysian government. Yun po ay kanilang hinahabol na sila po ay makaabil dun sa recalibration. Yun po ay hanggang December lang po ngayong taon na to. So maraming salamat po. Sana po mapakinggan nyo po ang aming panawagan dito sa Malaysia, bansang Malaysia. Maraming salamat po muli. Banat, please, paki-relate mo rin yung kung ano nangyari diyan sa ano mo, anong sa mga inquiries mo or... Ayan po, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yun nga po, ano, nung mabalitaan po itong nangyaring ito sa Malaysia na yung unang-unang nag-rally. Bali, nagkaroon kami ng pag-uusap ni Secretary Salpanelo. Ibinahagi ko sa kanya to nung nakaraang Webes. At sinabi ko nga sa kanya yung nangyari rito sa Malaysia. At yun nga, sinabi rin nga niya sa akin at binanggit nga niya sa akin na sinabi na nga rin ni Sir King yun. Yung nangyari na yun, nasabi nga niya sa kanya. Kahit nga daw madaling araw, talagang yun yung nga rin ni Sir King, no? Ngayon, sinabi nga niya sa akin ni Secretary Sal na yun nga, nakausap na nga raw niya si, ano, si Secretary ng DFA, Teddy Boy Loxin, na sabi nga ni Secretary Sal, may nangyari doon sa, ano, sa Malaysia, ano ba yung ano rito, tabalitaan mo na ba ito? Sinindaw niya yung mga details. Tapos nag-reply nga kung ang Secretary Loxin at galit na galit nga na sa nangyari nga nang gayon, bakit kailangan mangyari yung pagrarally doon sa Malaysia, no? So bagamat nakarating nga ito kay Secretary Loxin, lumipas ang isang linggo, nag-rally na naman ulit ang nanawagan na naman ulit, no, ang mga advocate ay mga ano doon, no, yung mga Malaysian na naroroon sa kanilang embahada. Ang tanong dito kasi po, bakit po hindi na-actionan sa loob ng isang linggo? Ibig sabihin, wala pong ginawa ang pamahalaan ng DFA
kung kaya't nakarating sa kanila ito na iparating na ni Secretary Panelo, pero bakit hindi nagawan pa rin ng action hanggang ngayon? Kaya po nalulungkot po ang ating mga kasamahan sa Malaysia na hanggang ngayon ganun pa rin po ang nangyayari hanggang sa ito po dumating sa punto na i-air ng SMNI at yun nga nakakaano lang talaga na dapat po ito ay tutukan po ng DFA no, na sa pamumuno ni Secretary Teddy Boy Loxin nawa ito po ay inyo pong asikasuhin ang ating mga kababayan. Kaawa-awa po sila roon. Maraming salamat po. Thanks, Kim. Italy. Thanks. Anong masasabi mo? Yes, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dance King at Roland Italy. Hindi lang isang OFW po. Kami po ay nakikidalamahati sa binananas ng mga kababayan natin sa Malaysia. Sana po sa mga kinakuulan na kung sino man pwedeng tumulong po, buhay po ang nakataya dito ng ating mga kababayan. Kahit naman po sila ay mga wala silang dokumento, buhay po ang pinag-uusapan dito. So sana po naman bilang isang Pilipino, sana po naman ay sumilis kayo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po. Janet, may kapag ganito, Janet, please. Okay, bilang isang OFW, masakit para sa akin, nakikita ko yung mga kababayan kong OFW naghihirap o mga kababayan kong Pilipino na nakukulong na hanggang ngayon, hindi lang buwan, kundi taon na nandyan pa rin sila. Nananawagan ako kay Tatay Digong na sana makita mo po itong kaganapan na nangyayari dito sa Malaysia. At sana makita niyo rin po yung mga tao na talagang may responsibilidad sa mga kababayan naming OFW at saka sa embassy dyan sa Malaysia na gumawa na po kayo ng aksyon. At sana po wag po ninyong hayaan na may magkakaroon pa ng rally or manawagan uli ang mga taga-humanitarian dyan sa Malaysia. Kaya bilang OFW, naaawa ako sa kanila. Kaya po, kung sino man po ang tao na meron pong responsibilidad nito, aksyonan nyo na po agad. Kaya maraming salamat po. Hello. Hi, welcome, Ma'am MD. Balingit. Hi. Salamat ma'am. Ano na? Late na dyan sa iyo. Opo. Okay. Po. Bago ka mag-ano, magsalita, itawagin muna natin si Mr. sa SMNI Malaysia para maging gani, ano, PG. Go ahead. So magandang araw po ulit sa lahat at sa in behalf po sa buo ng Sunshine Media Network International dito sa Malaysia at kami po ay nagpapasalamat at binigyan po din po kami ng pagkakataon na maging daan din po at maging tulay sa mga hinaing at panawagan ng mga overseas Filipino workers dito po sa Malaysia. So isa lang po yung aming pong panawagan po ngayon sa ating mahal na Pangulong Duterte. So saan man po maabot itong video na ito. So ang aming panawagan lang po sa ating mahal na Pangulo, yung nangyayari po ngayong sitwasyon ng ating mga kababayan sa Sabah na kung saan ay nagkaroon na po ng panawagan na po yung mga hindi po Pilipino ang nanawagan na po sa gobyerno natin sa Pilipinas, kundi mga lokal na po na mga Malaysians, mga human rights advocate na kung saan ang pinaka-concern po kasi po dito ay yung buhay ng ating mga kababayan na matagal na pong nakadetain sa mga immigration center sa estado ng Sabah na kung saan dahil po doon, dahil lang po sa kawalan ng sapat na dokumento, nakukulong po yung pong detention center, mahal na presidente, ay nagiging regular na po nakulungan sa kanila na dapat sana yung immigration depot transit lang sana para bago ma-deport yung ating mga kababayan. Pero ang nagiging daan na nga po, ang nangyayari na po, mahal na presidente, yung immigration depot po ay nagiging permanente na nilang kulungan na base rin po sa pagsisiyasat din po namin ito sa SMN, mahal na Pangulo, yung pong karamihan sa mga nakulong sa kanila ay hindi po nakagawa ng krimen. Ang tanging sala lang po nila, mahal na presidente, walang sapat na dokumento. Pero hindi po dahilan na makulong po sila ng mahigit sa 2 taon na, mahal na Pangulo, na kung saan marami po sa ating mga kababayan nagkakasakit na dahil sa walang maayos na matitirahan
walang maayos na matutulugan doon sa immigration depot, walang maayos na pagkain, at ang iba pa, namamatay na po, mahal na Pangulo. Dahil po sa hindi na nila kinakaya yung sitwasyon po doon sa immigration depot natin sa Sabah. So ang panawagan po namin, agarang action po, mahal na Pangulo, as soon as possible, ay mabigyan na po sila ng pagkakataon. Simpleng travel document lang po yung iniingin ng Malaysia sa ating mga kababayan, na parang sa tingin po ng mga ng immigration at sa tingin po ng Malaysia Humanitarian Organization, eh parang hirap na hirap pong ibigay ng Philippine Embassy. Siguro ito na rin po yung time, mahal na Pangulo, para kung kailangan talaga, mahal na Presidente, eh kung wala talagang aksyon na matanggap ang ating mga kababayang Pilipino dyan sa estado ng Sabah, panahon na po siguro, mahal na Pangulo, para mapalitan na po, no, yung ating mga lingkod bayan dito sa Malaysia. Dahil siyempre, ang number one po na iniisip po ng ating mga kapwa OFW dito, yung kalagayan po nila. Na pero pagdating po sa embassy, parang okay lang po sa kanila na ma-detain yung ating mga kababayan, mamatay na po doon sa loob ng kulungan. Hanggang ngayon, wala po silang aksyon na ginagawa para mapakawalan yung ating mga kababayan. So kung sakaling pong ganun, mahal na Presidente, ito pong panawagan po namin na ito, in behalf po sa Sunshine Media Network International, tulungan po natin yung ating mga kababayan po doon na wala namang ibang sala. Hindi sila nakagawa ng krimen, mahal na Pangulo. Ang sala lang po nila, walang sapat na dokumento. So hindi po yun dahilan para makulong po sila ng mahigit sa isang taon. Hindi po yun dahilan para hindi sila itrato na kapwa Pilipino rin. Di ba? So yun po, mahal na Pangulo. Sana po makaabot po sa inyo to. In behalf na lang din po sa SMNA Media. Maraming marami pong salamat. Salamat, Mr. At sana talaga makakarating kay Tatay Digong. Kasi I think hindi ito alam ni Tatay Digong na ganito na kalala ang problema diyan sa Malaysia. So, Sik Jin, PG Pons, salamat at nandito ka ngayon. At sana bukas makarating ito sa mga kasamahan natin at kay Governor Claudie, at magawan ka agad ng solusyon. Kasi hindi ito pwedeng ipagpaliban pa ng bukas o sa makalawa pa, kasi buhay ang pinag-usapan dito. At itong mga taong sa kulungan, wala itong mga sinasabi na pinapatay ng mga tao. Ang gusto lang namin, ang gusto lang talaga namin malalaman din, being Pilipino, kung ano talaga ang ano ng government natin, ano ang stand. Kung tulungan, tulungan na. Kasi kung tulungan man lang bukas, tulungan na lang ngayon. Anong pagkaiba? Mas lalong pinapahirapan natin. So, Sik Jin, ikaw talaga ang pag-asa namin din dahil nandyan ka at maiparating mo sa mga kasamahan, sa ano natin, kasamahan dyan sa IPM, kay Governor Claudie, na mapadali itong pananawagan natin. Okay? At Secretary Ponce, go ahead. So, Sik Jin, ikaw na kung ano. Go ahead. Go ahead. Makikinig kami kung anong bukas. Thank you, Ma'am Warpies. Thank you, Sir King, at sa lahat ng kasama natin ngayon. Magandang araw po at maka-Diyos na oras sa inyo lahat. Actually, we want to make it clear po sa inyo lahat na in behalf of our Chairman, Governor Claude Bautista, we are with you po, no? We feel your sympathy, we feel your care sa ating mga kababayan dyan. Kasama nyo po kami, no? Na mananawagan sa ating gobyerno. Kahit po wala pa tayo sa posisyon para diretsong kalampagin ang ating mga ahensya na dapat tumulong sa ganyang problema sa OFW, especially ang DFA, at susuport dapat ang DOLE sa problema natin sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. So, pwede po tayong magtulong-tulong dito, no? Para kalampagin ang in charge po sa ganyang problema
And we make sure with your support, with your cooperation, with your giving us information, we make sure na magagawa ng paraan to. Okay. We don't know when, we don't know how, gaano kabilis to, but definitely in behalf of IPM and the connection of our party list, Dumper, we make sure na magkakaroon tayo ng initial na sagot tomorrow. Okay. Lilipad ako right away this morning ng I think alis kami from Pampanga around 3 o'clock in the morning. May flight ng 7 o'clock. So, maganda tayong action. And pwede tayong magkaroon ng another Zoom meeting tomorrow para give you update. But ang gusto ko lang malaman ninyo na kami tayo, ordinaryong mamamayan, wala pa tayo sa posisyon. But we will make sure na kakalampagin po natin ang DFA at hindi po tayo titigil 24 oras hanggang hindi po tayo bibigyan ng initial or concrete action. And sa nangyari ngayon, hindi po ako titigil personally na may mananagot sa nangyaring ito sa kapabayaan ng ating mga embahada dyan o kung sino man pong may responsibilidad dyan sa Malaysia ay mabibigyan ng karampatang aksyon. For the meantime, yun lang po muna ang masasabi natin. Ang IPM ay naitatag at dahil po sa inyo, nagkaroon ng lakas ng loob si Governor. Kasi po, ang nag-usap kami ni Governor, first time niyang na-realize kung i-rate mo ang problema sa OFW, akala namin nasa 6 lang. Kung 1 to 10, yung 10 ang pinakagrabe, akala namin nasa 5 and 6 lang. And we find out, nasa number 9 and 10 na pala. Nasa maximum tolerance, level na ang kahirapan dyan sa mga OFW. Kaya pinagbilin po sa akin ni Governor Pon, sabi niya, gawan mo ng paraan, i-organize mo ang IPM OFW at kahit konting tulong kung nababagalan na ang kababayan natin sa ating gobyerno, we will make a plan and a way para mabigyan ng tulong, lalo na yung ganyang distress. So we call that distress on site. Yun ang mga priority natin na dapat tulungan dyan sa OFW. Na kaya nga binibigyan natin ng funds iyan para matulungan ng mga distress on-site natin na kababayan natin. So I believe yung mga nandyan sa kulungan, undocumented yan, kaya mabagal ang action ng ating government. Kaya nga nabigyan natin ng kahulugan ng IPM, no? Yung pagbabago. Kapag nagkaroon tayo ng bagong administrasyon under sa leadership ni Mayor Inday Sara, hindi po ganun na kabagal ang dapat proseso ng ating mga ahensya. Kapag may distress on site, dapat within 48 hours ay mabigyan ng konkretong aksyon. So, ganun po ang advokasya ng ating IPM. So, gusto ko lang ma-feel po ninyo dyan sa iba yung dagat na kasama po ninyo kami dito sa Pilipinas na mananawagan. Okay? Even though maliit lang po ang power natin, but everyday lumalakas po ang ating power dahil po sa inyo. So, samahan niyo po kami sa IPM. Para nang sa ganun na lumakas po ang boses natin sa ating gobyerno dito. So we will give you update at makakarating lahat po yung concern na to. Maraming salamat po, Ma'am Warfis. Thank you, Sir Jen. Lister, mayroon ka bang itatanong? Nandito si Miss MJ sa POAE. Pagkakataon mo na kung mayroon tayong dapat itanong. O i-follow up na questions.
bigyan si MJ. So wala pa po, okay lang po Ma'am Warpies, pag sa susunod na lang din po siguro na ano natin mag follow-up question po kay Ma'am. Okay, so ako na lang magtanong kay Miss MJ. Ma'am, kasi nasa pwesto ka rin, yes, mga OFWs ang lahat na inaatupag natin araw-araw siguro, no? So ano kaya ang masasabi mo dito sa case ng mga kababayan natin sa Malaysia? Kasi kami kanina pa kami nagdiskusyon dito. Walong oras at, na. Walong oras na kami dito, Sek Jen. Walong oras. Two hours lang dito pero walong oras na kami nag-uusap dito. Yeah. Kung ano talaga kasi bakit walang action yung ano natin? Hindi naman sabihin na ang maano ko lang parang sabutahin. Napabayaan o gusto nilang mapasama yung ano ng administrasyon, walang nagsasabi kay Tatay Digong, sinabutahin nila ng ganito, ikawawa naman yung mga kabayan natin. Kaya naisipan namin itong ano, i-live, para ito lang ang paraan para makakarating. So, wala na at of course, sa health ninyo lahat, hindi na namin alam ang paano gagawin. At ang alam na lang namin ano talagang inaano na lang namin itong kapatid namin sa Malaysia dahil hindi na nila alam, kino-comfort na lang namin kasi hindi na talaga nila alam kung ano ang gagawin. So, dahil ayaw kong mapasama yung gobyerno natin dahil alam naman natin ang ginagawa ni Tatay Digong. Talagang ginawa niya sa kaya niya, talagang ano, kaya lang siyempre may mga opisyalis tayo na sa gobyerno na nagpabaya din. Nagpapalaki na lang ng ano nila doon sa upuan nila. So, kailangan na natin itong sungkitin ba? So, anong ma-contribute mo dito sa problema namin? Okay na. Good evening po, Ma'am Warpies. Sir King. Boss Sec Jen, hello and everyone. Ma'am, hindi naman, siguro po hindi yung makokontribute ko po ha. Magbibigay na lang po siguro ako ng overview po yung nangyayari naman sa government side po nung nangyari po yung problema. And yung pong insights ko po would be limited po sa POEA since dun lang po ko at dun po yung personal knowledge ko po na nakakaambag po ako ng action para po sa particular po na problema na to. Nung pong nag-arise yung issue, when the issue arose, the national government po ordered yung DFA to look into the matter since lahat po ng embahada natin ay under nila. Kung ano po yung mga specific orders doon, kung ano yung specifics na binigay sa kanila, hindi po kami privy doon, so hindi po namin alam. Along with that order po, kasama po si OWA and si POEA na natimbrehan. POEA, since yung jurisdiction ninyo is yung mga nandoon na de-deploy ng May Philippine Recruitment Agency, tignan nyo na yung record, sabi niya. So, di ba, may finorward sa amin na 6,000, tapos meron yung mga undocumented na, nagkaanak na po doon. Pero kung ititrace namin po yung papers, na-deploy po siya doon, yung una niyang deployment was under a Philippine Recruitment Agency. So, kung pag may mga ganon, kay POEA po yon sa division ko po yon sa welfare and assistance. So, nung prior po pumutok yung issue na yan, tulad po ng napag-usapan po namin ni Sir King pag nagme-message po kami, para expected na nasasabog siya na ganyan. Kasi prior po nung nakita sa social media, nagpa-pile up na po yung mga requests ng repatriation, which is under po ng division ng welfare and assistance. Na kami po, syempre, best efforts, pero POEA would only be limited po to those who were deployed under a Philippine Recruitment Agency po, yung may mga ahensya po dito sa Pilipinas. So, nung mga pakonti-konti pa lang po, nakakapauwi naman po agad. Kasi mabilis naman eh, lalo na pag may agency, takot silang masuspinde. So, konting tawag mo lang, iuwi nila yan. Kasi suspindihin ko yung lisensya nila, ganun lang yun kadali. Pag pong nakita namin na hindi na talaga makonect kay agency, saka ko po ngayon ibabato kay OWA.
Kasi si OWA po, meron siyang jurisdiction and authority over on-site, distressed on-site OFWs kahit wala silang recruitment agency sa Pinas. Kasi po under nila yung mga polo natin. Ang mga polo, in coordination po sila sa embahada na under po ng DFA natin. So ano po ang pwedeng i-contribute pa din ni POEA kahit pinasa na namin kay OWA and DFA? Nagmo-monitor po kami. Yun. So sa POEA po, hanggang dun lang po yung jurisdiction namin and authority. Ngayon, nung pong ito pong medyo nagpro-progress po yung problem, kung tatanungin nyo po ako kung meron tayong pwedeng insider info po or anything, wala po. Kasi po yung orders po ng central or national government natin, direct po siya kung kanino pong department or office po talaga under yung problema na yun or kung kanino pong jurisdiction. Pero on our part po, hindi ko naman sinasabing perfect si POEA, pero yun nga po, lahat po nang napapasa sa amin and lahat po nang pinapacheck sa amin, we work on it po agad. Kasi lagi po kaming may timeline. Yun po, kasi malalagot po talaga kami, pwede kami mawala ng trabaho pag meron, kunwari, okay pa siya, tapos sinintay ko ng nagkasakit, nabawian ng buhay yan, hindi ko po kayang panagutan yun, mawawalan din ako ng work. So yun po, under sa POEA. Ngayon, ano kaya yung pwedeng, tulad po nung pinag-usapan natin nung nasa Nueva Vizcaya po ako, at parang emphasis po sa sinabi ng boss po natin, si SecGen PG po. Tama po siya. Sa ngayon po kasi, parang feeling natin walang nakikinig. And lahat po tayo, hindi naman talaga, wala pa tayo dun sa posisyon para yung kalampagin, yung dapat kalampagin. Hindi rin po natin masabi kung merong nananabo tayo. Tulad ng sabi nyo, we can only speculate po. Pero pwede tayo magtulung-tulungan ngayon. Tulad po nung sinabi ko, di ba, nung last time, hanggat walang nagre-reklamo, walang on record na nagreklamo, so hindi mo pwedeng bilangan ng araw yung mga yon. So yun po yung ginagawa natin. Kung nangangalampag tayo, nagre-reklamo tayo. And yun po, siguro makakatulong din na malalaman nyo po na hindi lang po kayo na mga nasa OFW side yung nagre-reklamo, kahit din po kami na nasa gobyerno na nagtatrabaho po para dito. Sinasabi din po namin yung mga nakikita po namin mali or napupuna po namin kulang. Yun po. Yun, sir, Ma'am Warpis and Sir King, yun lang po yung sa side po ni government. Salamat. Lester, meron ka bang follow-up questions or para kay Ms. MG? Kasi maganda yung ano niya. Talagang very... Yes, ma'am. Sa akin lang naman po, may point din naman siya. Ang papalit kay Karen Davila. Actually, may point din po si ma'am, ano, si ma'am MJ, no? Dahil syempre siya ay po under sa POEA. Pero kasi ito po kasi talagang situation po kasi natin is for undocumented. So talaga ang makakasagot po talaga ng consent po natin ay ang DFA. Pero okay lang po, gaya lang din po ng sinabi niya, pag nagtulong-tulong po tayo na mananawagan, eh baka may kailangan, baka po makaabot na po sa Pangulo, ma-action na rin po kagad yan sa lalong madaling panahon, ma'am. So, bigyan natin ng ano panahon tomorrow. So, hopefully, mayroon tayong good news bukas. Pag walang good news, everyday nakatayong mananawagan. Baka natutulog, nanaginip, kailangan nating gisingin. At saka ma'am, mas maganda po ma'am kung meron na po talagang aksyon. Maka-join ako para magawan po natin ng balita. Kasi syempre, magandang good news. Lester, don't you worry. Ang tao na sinabihan mo, nasa taas mo lang pag sinabi mong aksyon. Yes. Hindi pa nga napag-usapan, gusto na nga agad magbigay ng aeroplano eh. Isipin mo, that how good is our Secretary General PG Ponce, ang aking number one party list congressman PG Ponce na So, tama, Sir King. Lester, pagkaano, hiling taga-TV, hindi ako taga-TV, pero bigyan kita ng pagkakataon, kami ni Ate Warpis ngayon, na kausapin mo nga itong dalawa dahil sila talaga ang dalawa, ang tao na tumutulong kahit hindi mga butante. So dito ang gusto ko itanong mo, bakit si Congressman na PJ
tumutulong. Tumutulong na hindi naman butante yan eh. Yan taga Sabah eh. Before mo ikwento, before mo itanong yan kay Governor Claudie, itanong mo sa tao na yan na sobrang bait. Mister, I'll give you the time. Yes, so sige, bye. Dahil inunahan mo na, Sir King. So, yun lang po, Ma'am MJ. Curious lang po kami, no? Bakit po ba, ano po ba yung meron? Bakit po malapit sa puso ni Governor Claudie itong mga OFWs po natin, special dito sa mga natulungan niya po sa Sabah? Should I answer that, Sir Lester? Parang very personal po sa governor natin yun. Beautiful MJ. Ang Secretary General muna ang sasagot, tapos ikaw na ang... Of course! Okay, Secretary yes, General, mahal namin. Baka naiiya si Ma'am MJ. Baka naiiya po si Ma'am MJ. Kay ano na lang po tayo, kay Governor. Kasi may interview naman tayo kay Governor. Yeah, actually, Sir Lester, no, Sir King, Sir Warpeace, ayaw kong i-anticipate yung pwedeng sabihin ni Governor, no? Bakit he was able to discover na ang dami palang nangangailangan na kababayan natin dyan sa Sabah, Malaysia. At noong first meeting, hindi po siya nagdalawang isip dahil napantig ninyo ang mga taga-Sabah, ang puso ni Chairman. Kaagad niyang in-order sa atin na magbigay ng financial assistance, no, yung immediate action. At ayaw na niyang hintayin pa ang gobyerno na ipadaan ang proseso para mabigyan sila ng tulong. So para bang kinalampag ng Diyos ang puso ni Governor at hindi po ng dalawang isip nga na nagbigay. So nung nakapagbigay po, ang sabi niya sa akin na he feel very fulfilled, no? Hindi lang bilang isang governor siya, hindi lang siya bilang negosyante, hindi lang bilang nasa posisyon ngayon as a governor ng Davao Occidental, na feel niya talaga ang satisfaction sa buhay. It's not about how successful he is, but he wants to be a man of value. Yung mare-remember siya, magkakaroon ng legacy, magkakaroon ng advocacy ang kanyang panahon sa gobyerno. Kaya yung the rest, siya na po ang sasagot. Ako din, we have the same feeling. A-answering ko na yung question po ninyo in a simple way kung bakit na-focus ako sa OFW. Dahil meron din po akong kamag-anak na taga-OFW na may mga problema din. Actually, kung alam niyo lang po, Sir Lester, no, noong nakita natin sa isang ambassador dyan sa Brazil, yung nag-viral video na sinasaktan niya ang kanyang kasambahay. Is Marichu Mauro. Yes, si Ambassador Marichu Mauro. Kaibigan ko din po ang ambassador na yon, si Marichu Mauro. Kasi nung pong na-abduct ako sa Bogota, Colombia ng isang araw, isa po rin siya ang tumulong sa akin. No, na-abduct ako at binugbog ako. Pinagpapalo ng mga baril sa ulo at saka sa shoulder at hindi ako makikilala dahil duguan po ang aking mukha, ang aking katawan. Nasa gitna po ako ng daan. But I was able to call the attention of the people because may dalawang riding in tandem na na sumusubaybay sa taxing sinasakyan ko. So nangyari yon December 24. So dumating ang tulong ni Marichu Mauro ng January 6. So almost 2 weeks akong patago-tago sa Bogota, Colombia dahil wala akong documents, no, na nakuha nila yung
hand carry ko, nakuha nila yung belt bag ko and everything, and even my money, as in zero. So palaboy-laboy ako doon hanggang doon sa makipag-email ako sa mga hotels. Tinawagan ko si Senator Bongo and I'm very fortunate. Nag-reply siya and then sinaklolo ako mismo ni Ambassador Mari Chumauro. But ayun nga, nung nangyari ang incident sa kanya, nagdalawa yung ano ko, I don't know, no? I want to help her. Nasasabihin ko sana kay Senator Bongo na meron din siyang magandang kalooban kasi even holiday, hindi po siya nagdalawang isip na pinuntahan ako sa Bogota, Colombia para bigyan ako ng travel documents. Okay. Dinilinaw ko lang doon. Pusinggit ka. Sick, Jill! Sekjen, meron sasabihin si ano si Ate Warpace. Mayroon akong gustong i-comment diyan kasi narinig ko yung ano mo ngayon. Alam mo ba na yung nangyari kay Ambassador na yan, parang pinapabayaan siya sa ano natin, DFA. Kasi not just a DFA secretary. DFA secretary kasi yeah. Alam niyo yung nangyari sa loob ng imbahada, hindi dapat yan magiging public eh. So that means there is a breach of security inside the embassy. Yan ang dapat hindi ayan ang hindi na address ng ano natin. Hindi pinaglaban ng embassy ng secretary ng DFA. Kasi yung ginawa ni Ambassador, yun ay isang ano yun, sa akin na yun dapat. Pero yung nangyari sa loob, yung nangyari sa embassy natin doon na mayroong breach of security, yung ang hindi na-address until na wala akong narinig. Kasi parang sinasabotahe din. Alam mo naman tayo lahat, Emay, hindi natin alam ang totoong nangyari. Tulad ngayon, first time kong narinig na na-save pala ang buhay ng ating Secretary General P.G. Ponce dahil sa tao na yun. So mayroong ano, mayroong hindi, there's something ano doon. Ang ano ko lang, so that means embassy natin, imbahada natin doon, mayroong breach of security which was not addressed by our DFA here in Philippines. Bakit sana kini-question nila yung embassy Brazil? Bakit ganito? Bakit may nakakuha ng ganitong anong footage sa loob ng ano? That means there is a breach of security. So, yes, tama po. Pero may i-reveal po ako, Ma'am Warpis, no? Nung paikot-ikot ako sa Colombia, Bogota, nag-email ako para hanapin ang Philippine Embassy natin doon. Sa internet, mayroong nakalagay na address at may nakalagay na tao. No? So ang ginawa ko, naglakad po ako maghapon, inanap po yung address na nakalagay sa Google. And I discovered na ang address doon at ang tao doon ay matagal nang hindi nag-exist. Meaning, bahay po ang nakalagay na address doon at yung tao na sinusweldohan natin na nalilibre ang kabuhayan niya doon sa Bogota, Colombia, eh ano lang pala, ghost employee. So yun walang dapat i-address yan, ina-address yan sa ano natin kasi that means mano ko lang na yung mga ambassador natin o yung ambassador natin hindi pinagtanggol sa ano natin DFA secretary. Yun lang masasabi ko. Yung ano naman ginawa niya doon sa katulong, that was another disciplinary action na yun doon sa ano, hindi na yan dapat. O hindi natin alam ang nangyayari, dapat iniimbestiga yun. Hindi tama, pero may dahilan yun. So, yung ano ko lang, yung in general ba, that means, kasi yung ano bahay natin yun eh, embassy yun eh, yun ang sakluluhan, yun ang ano natin, dapat kung sabagay, that is our shelter natin yan. Kung walang security pala, makukuha pala yung kahit sino-sino lang palang makaano din, wala din. So yun ang dapat, yun ang hindi na-address eh.
Anyway, we go back to the issue, Warpies, no? I told to our good chairman or governor Claudio Bautista, whatever happens sa future ng IPM, whatever happens sa decision ni Mayor Inday, whether she runs or not, IPM will exist. And I'm giving up my position here as a city councilor, incumbent city councilor of Angeles City, just for OFW to help all our OFW in distress. Okay, I am giving up my position here sa Angeles City as city councilor para sa IPM at para sa OFW. Salamat. Yun lang po ang masasabi. Pasalukuyan. Lahat ng kasama niyo po ako. Sa sandaling panahon na nakilala ka namin, bago lang tayo nagkaka, siguro July, no? We started in July. July 15. Yeah, July, August, September, mga 2 months lang tayo na ano. Marami ka nang naitulong sa mga kasamahan naming OFWs, yung IPM. Marami na talaga, financially, emotionally, at talagang maraming salamat. At itong tulong naman ngayon na nilalapit namin sa inyo, sana talaga mag-pray kami na ma-actionan agad at yung mga kapatid natin doon sa Malaysia na alam nyo na, sana kahit barko na doon, padala na lang. Oh, ngayon, maraming mga barko ngayon na naka-standby lang. Pwede siguro yun hakutin na lahat ang nandoon. Kasi I think yung Malaysian government andam willing naman nilang ilit go eh. So yung government na lang natin ang mag-accept. Yung acceptance siguro ang dapat. So okay. Yun lang at maraming salamat. We will give you update within 24 hours po. Salamat, Mash. Ano ba tawag nito? Mashallah. Okay, salamat aming Secretary General and Wali, huwag ka nang mag-ano diyan ha, huwag kang gagawa ng tawag nito. Kulang tayo muna. Eh ano natin kay guys? Hey, may hawak na ako, ma'am. May hawak na ako. Huwag mo na. Gigirahin natin, sabay-sabay natin gigirahin 'yon. Okay. Oh, kahit ma'am, ito ang promise ko dito, kahit mapauwi ako para sa mga kababayan natin gagawin ko. Mapalitan lang ang ambassador dito. Yan yung ano. Pwede, walang problema na maging Rizal ka diyan, pero may pamilya ka rin. Ay, hindi. Ito lang ipaalala ko. Kasi yan hindi trabaho talaga ng ambassador. Trabaho 'yan sa ATN. So, kaya siguro may mga ano na yan, ambassador na yung trabaho lang niya, executive ano lang yung yun lang talagang gusto niya. Wala siyang pakialam sa mga katulad natin. Okay? Hindi katulad ng ano namin dito sa UAE ambassador namin. Full talaga, talaga full support bumababa. Ano na kasi ma'am, ganito kasi yan, ma'am. Grabe na kasi yung nangyayari. How can you imagine na 300 ringgit per slot? 'Di ba? Meron pa nga yung package eh, 3,000 ringgit. How come ha? 3,000 ringgit renewal ng passport. So, hindi ito nangyayari kung walang tao sa loob ng embahada na gumagawa ng kalokohan para sa mga kababayan natin. Pananawagan natin 'yan. Okay, salamat sa inyong lahat. Ipuputol ko muna itong live na ito. Yung problema na yan, pag-usapan natin sa likod ng bahay natin dahil very delicate iyan at ayaw kong maproblema ang OFW plan. So salamat sa iyo, Lister Valle from SMNI Malaysia, lalo na ating bisita si Ms. MJ Balingit from PUE, ang ating mahal na Secretary General ng ituloy ang pagbabago movement, at especially ang ating chairman na si Governor Claudio Bautista na talagang sumusuporta sa atin. So salamat sa inyo IPM, and to God be the glory, and hindi ito ang unang pagkakataon na makausap nyo ang aming Secretary General. Ito ang una at
tuloy-tuloy at marami pa. Salamat ang inyong abang lingkod, si King Belimac from the OFW Helpline at ang partner ko, si Ate Warpeace from the Alliance of United OFW. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye!